Alperen Şengün, isa sa mga hidden gems ngayon ng Rockets. Pero wait, kilala niyo ba siya? Tara at pag-usapan natin ang magandang karera ngayon ni Şengün. Kaya intro, pasukan mo nga. Well, si Alperen Şengün ay tubong Turkey at pinanganak noong July 25, 2002. Grabe no, batang-bata pa. Alam ba na gusto ng parents ni Alperen na maging swimmer siya? Ang kaso, mas gusto niya daw mag-basketball dahil na-inspired daw siya sa kuya niya na naglalaro din ng basketball. Nag-start maglaro si Alperen noong 8 years old pa lang siya at sinubukan pa rin ng parents niya na maging swimmer. Siyempre, nag-try pa din naman siya. Kaso, sadyang nahirapan talaga siya kung anong career ang pipiliin niya. In the end, mas pinili niya ang basketball. Fast forward tayo sa professional career niya sa Europe. Nauna muna siya naglaro sa Bandırma Kırmızı noong 2018 to 2019 season. Nag-average na agad siya ng at least 10.8 points per game, 6.8 rebounds per game, at 1.2 assists per game naman. Sa loob yan ng 21.9 minutes per game. And then sumaan pa ng 25.9% sa 3-point area. So noon pa man ay nagtatry na talaga siyang tumira sa labas. Then pagdating naman ng 2019 to 2022 season, ay nakapaglaro siya sa TechSuit Bandırma. Dito ang baba ng production niya na meron lamang 5.0 points per game, 3.9 rebounds per game, at 0.4 blocks per game. Sa loob lang yan ng 13.5 minutes per game. Baba, no? Tapos niyan ay naglaro naman sa Beşiktaş noong 2020 to 2021. Dito, muling lumakas o gumanda ang production ni Alperen na merong 19.2 points per game, 9.4 rebounds per game, at 1.7 blocks per game. And then, noong May 12, 2021 ay naging BSL MVP siya. And then, noong araw din yan ay nag-declare siya para sa 2021 NBA Draft. Galing, no? Saktong-sakto talaga. Fast forward tayo sa 2021 NBA Draft. Originally, drafted siya ng OKC bilang pang 16th overall pick. Kaso, na-trade din siya ng OKC papuntang Rockets kapalit ang dalawang future first round pick. So, sa NBA debut niya mismo, ay maganda na agad ang nilaro ni Şengün. Merong 11 points, 6 rebounds, at 2 assists. Meron din siyang 3 steals. Kaso, natalo sila against Minnesota. Then, noong March 9, 2022, si Şengün ay nakascored ng 21 points, merong 14 rebounds kontra dito sa LA Lakers. And then, naipanalo pa nga nila yan via overtime. At di pa dyan nakatapos ang magandang rookie campaign niya dahil napagtala pa siya ng career high na merong 27 points at 7 rebounds, panalo sila against dito sa Portland. Nangyari nga yan noong March 26, 2022. So sa first year pa lang niya sa Rockets ay meron agad siyang 9.6 points per game, 5.5 rebounds per game, at 0.9 blocks per game. And sumahan mo na rin ang 24% sa 3-point area. Well, good start yan para sa isang 16 pick, di ba? Pagdating ng 2022 to 2023 season ay mas pinili ng Rockets si Bruno Fernando as starting center dahil nga nag-trade nga nila si Christian Wood papuntang Dallas. Kaso itong si Fernando ay na-injury. Kaya naman napunta kay Şengün ang starting 5 role. And then pagdating ng December 6, 2022 ay naging youngest center si Şengün na nakapagtala ng 1,000 points at 200 assists sa edad na 20 years and 133 days of age. Nalagpasan niya lang naman sina Brad Doherty, Alvin Adams, Bam Adebayo at Nikola Jokic na merong pare-parehas na age na 21 and 153 days old. And then, noong January 11, 2023, Şengün ay nakapagtala ng kanyang unang triple-double na merong 10 points, 10 boards at 10 assists. Nga lang natalo sila against Sacramento Kings sa may score 135-115. And that time, siya na rin ang kauna-unahang youngest player sa Rockets history na nagkaroon ng triple-double. Sobrang ganda talaga ng laro ni Şengün last season, no? Nag-average na agad siya ng 14.8 points per game, 9.0 rebounds per game, 3.9 assists per game, at meron din 33% sa 3-point area. At yung season lang din, noong November 1 this year, ay nakuha siya ng youngest center sa NBA history na naka-reach ng 500 assists sa loob ng 21 years at 99 days old. Nalagpasan niya lang naman itong si The Joker, na merong record na 22 years at 40 days old. Grabe, no? So, as of this video, ang current stats niya ngayong 2023 to 2024 season ay tumaas na sa 20.2 points per game, 9.1 rebounds per game, 5.6 assists per game, at merong 32% sa 3-point area. Maraming ding nakakapansin sa laro ni Şengün ngayon at sobrang skilled niya talaga as a center. At naikukumpir pa nga siya kina Domantas Sabonis at Nikola Jokic. Well, agree ba kayo dito? Kasi ako, oo, totoo yan. At talagang nakikita ko yung mga laruan ni Şengün this season. So, isa ding factor o reason kaya maganda ang nilalaro ng Rockets ngayon. Hopefully, magtuloy-tuloy at for sure, magiging dominant na center itong si Şengün sa NBA. So, muli, hanggang dito na lang ulit. Kung may komento ka o reaction,
ay pakilagay na lang. Muli, maraming salamat. See you again next time. Peace and goodbye. For three. Bang!